pwesto na tayo. Kung saan natin yung tape doon kayo po pwesto. Yung kakapusin na dito ay doon sa taas na upo. Praise Jesus. Witin natin muna yung ano. Lord, prepare me to be a sanctuary. Kahapon, patuloy tayong umaasa ng pagkilos ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay kikilos sa isang handang sisiglan. Kaya sa oras na ito, huwag tayong narito lang dahil mag-intercede lang tayo para sa ating bansa. But first of all, we are here kasi gusto nating sumamba sa Panginoon. Gusto natin siyang makilala. Gusto nating maranasan yung patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu upang nang sa ganoon, maranasan natin talaga yung nais ng Panginoon. And let us acknowledge and let us invite the Holy Spirit na siyang manguna talaga at siyang gumawa talaga sa bawat isa sa atin sa oras nito. Minsan pa ating awitin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Maging tahanan tayo ng Panginoon. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Again, Lord, prepare. Lord, kayo po ang dahilan kung bakit narito kami. First of all, because we want to know you. And we want to know you more. Because we want to experience you. And we want to experience you more. Panginoon, maraming salamat po.
sa pribilehyo na pinagkakaloob niyo sa amin. Sa kabila na kami ay limitado sa maraming bagay ngayon at nagagawa namin ang pag-abot sa mga kapatiran through Facebook Live, pero sa oras na ito, Panginoon, inihiling namin, kayo po ang kumilos, kayo po ang gumawa, kayo po ang manguna, sapagkat malibang gumawa kayo, walang kabuluhan ang lahat ng pagtitipong ito. Ngunit inaangkin namin ang inyong mga salita na kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan namin. Kaya po, Ama, sa oras po na ito, hinihiling namin ang inyong buong pagkilos at paggawa. We acknowledge the presence and the leadership of the Holy Spirit. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang gumawa sa amin. Sapagkat kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. At sa oras na ito, hayaan po ninyong maluwalhati namin kayo at tulungan po ninyo kami, Banal na Espiritu, na makaunawa at maunawaan namin ang kalooban ng Ama. Maraming pong salamat sa oras na ito. Pinupuri po namin kayo at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Aawit muna tayo bago tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. At wag natin ating tagapagpaawit. Purihin ang Panginoon. Sa gabi pong ito, iwawaksin natin ang espiritu ng kabigatan at papalitan natin ang espiritu ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Awit po tayo sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Put on the garments of praise. Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! Tayo po lahat! Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and with understanding. Oh, magnify the misa pa! Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and with understanding. Oh, magnify, I have put on the garments of praise. I have put on the garments of praise. I have put on the garments of praise. And the spirit of heaviness is gone from me. I have put on the peace of God, hallelujah. I have put on the praise, hallelujah. Praise to Jesus, I have put on the garments of praise. And the spirit of heaviness is gone from me. I have put on the garments of praise. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and with understanding. Oh, magnify the... I have put on the garments of joy. I have put on the garments of joy. I have put on the garments.
Spirit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit,
your grace upon your children. Hallelujah. Purihin kayo, kayo ang aming kailangan, Banal na Espiritu. Hallelujah. Heal us. Renew us, O God. Hallelujah. Praise your holy name, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagbabago sa buhay, pag-ibig, Panginoon, tulungan niyo kami, mag-share namin yung pag-ibig sa mga tao na sa paligid namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin kayo. Sambay na yung dakilang pangalan, Panginoon. Tinataas namin kayo, pinapupurihan sa inyo po lahat ng pamuri. Pasasalamat ang pagdakila, hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos natin ay napakabuti. Amen. Ngayong oras na ito ay banggit muna tayo ng mga patotoo. Kahapon ay nag-message si Pastor Honora, asawa ni Pastor Lino. Habang nanonood daw sila ng gawain ay naranasan daw nila yung kapuspusan ng Banal na Espiritu, yung panibagong pagkilos, pagpupuno ng Espiritu Diyos. At ang sabi niya ay kakaiba yung naranasan niya kahapon kumpara doon sa mga ibang naranasan niya dati. Kumbaga sa ano, eh, may kakaibang pagkilos na ginawa ang Diyos sa kanila kahapon. Kaya purihin ang pangalan ng Diyos habang sila'y sumasabay. Ganun din si Brother Jojo Teruel, ay sa sobrang excitement niya ay nag-video pa nga siya. Eh siguro baka mapanood niyo sa ano, Facebook Live yung kanyang patotoo. Nagpatotoo siya na talagang pinuno siya ng gusto ng Panginoon habang nakikinig ng gawain at sumasabay. Kung paano tayo nagpupuri, nagpupuri din sila, nanalangin din sila, at naranasan talaga nila yung napakagandang pagkilos ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Meron pang isang patotoo rito, galing to kay Pastora Yefemia Anyain. Sabi niya ay ganito, habang kami po ay nasa tahanan, naranasan namin ang patuloy na kapuspusan at pagkilos sa kapangyarihan ng Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Talagang nais ng Diyos na ngayong panahong ito ay talagang kumilos siya at gumawa. Kaya purihin ng Panginoon dahil total tayo na may narito lang. At quarantine ngayon, talaga namang dito tayo nakatira, hindi tayo pwedeng lumabas, ito, pinakamagandang magawa natin. Magpuri sa Panginoon, manalangin sa Panginoon, mag-aral ang kanyang mga salita. Kaya sa oras na ito ay papatuloy natin ang pag-aaral. Mamaya ay meron din tayo mga papanalangin na nakahilingan. Pinag-usapan natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Umasa muna tayo ng salita ng Diyos. Papatuloy natin ngayon yung ating pinag-aaralan. Yung mga sumusubaybay po sa atin through Facebook Live, tuloy lamang po kayong makinig at angkinin natin ang pagkilos ng Diyos. Dito sa Pilipos, Kapitulo 3, Talatang 3. Sa Pilipos, Kapitulo 3, ang talata ay 3. Basahin natin yung salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos kahit nasa Facebook Live lang tayo at di natin kapiling ang mga kapatiran na galing sa labas ay patuloy na gumagawa ang Panginoon. Dito sa Pilipos, Kapitulo 3, Talatang 3 ay ganito ang sinasabi. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginagawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Purihin ang Panginoon. Isa pa, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Isa pa sa pinag-aaralan natin ngayon na itinutuloy natin ay yung
the ministry of the Holy Spirit in the life of the believers. Ano yung nais gawin ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya? Kung ating papansinin, dito sa ating binasa, ano ang isa sa gustong ipaliwanag? Ang gustong ipaliwanag sa atin, tinutulungan tayo ng Espiritu na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. The Holy Spirit is helping us to worship God in spirit and in truth. Kaya, nakakatuwa sapagkat sa ating pagsamba, ang Espiritu ng Diyos ang nangunguna sa atin. Kaya sabi diyan ni Apostle Pablo, sa binasa natin, dito kasi may binabanggit na pagtutuli. Noon kasi, ang pagtutuli kasi or circumcision is a sign of covenant. Ngunit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, hindi na kailangan pa yon. Yung pagtutuli na yon, ang tinatawag na lamang na circumcision is circumcision of the heart. As you accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, yung puso, hindi na yung cutting of the flesh, yung physical circumcision. But this is now circumcision of the heart. Pagkatapos, sinabi ni Apostle Pablo yung isang katotohanan, ang sabi niya dyan, dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Isa pa sa ministeryo ng banal na Espiritu na nais niyang gawin sa mga mananampalataya ay tulungan tayo sa pagsamba. Kung papansin ninyo yung John chapter 16, ipinapaliwanag ng Panginoong Jesus doon that the Holy Spirit will glorify Jesus Christ. Luluwalhatiin. Tutulungan tayo ng Holy Spirit para dakilain, itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi lamang tulungan tayo na maipangaral, kundi tulungan tayo na magbigay ng karangalan sa Diyos o sa Ama, ganun din sa Anak. Kaya dito, binabanggit at ganun din yung talata sa John 4:23. Sa John 4:23, ganito ang sabi, sa Juan 4, 23 at 24. Ang sabi ay ganito, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Noong panahon ng Luma at Bagong Tipan, ay merong mga specific na lugar na doon lang sila pupunta para sumamba kagaya ng sa templo. Ngunit nang dumating ang Panginoong Jesus, ay binago niya ang sistema na kahit saan na ay pwede tayong sumamba mga specific, hindi na lamang sa templo, hindi na lang yung kung saan lang, kundi nadagdagan na. Dito ay ipinapakita sa atin na dumarating yung panahon na nais ng Diyos na sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa Espiritu na merong, una binanggit yung sa Espiritu, dahil nung tumanggap tayo kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos at umugnay sa Espiritu natin. At pag sinabi rin sa Espiritu, hindi lamang ang tinutukoy niya na isang patnubay ng banal na Espiritu, kung hindi isang klase ng pagsamba na merong karugduban na pagsamba sa ating Panginoon. Isang pagsamba with total devotion of the heart. Isang tunay na paglapit sa Diyos at pagpapahayag ng pagdakila natin sa Kanya, pagkilala natin sa Kanya, pagparangal natin sa Panginoon. And at the same time, pagsamba sa tulong ng banal na Espiritu, tapos merong binanggit, at katotohanan. Yung katotohanan, dapat yung pagsamba natin, ayon doon sa kung ano ang sinasabi ng katotohanan ng Biblia. Hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Panginoon. Yun lamang pagsamba na naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos ang kaniyang tatanggapin. So when we worship God, we worship Him with a full devotion of the heart, total commitment to the Lord, giving Him the honor and reverence, at pagsamba na sasamba ka sa patnubay
at pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Pagka nanunod ako ng balita, pag minsan nagpa-flash yung GMA7, nananalangin sila, that is very good. Ang problema, meron mga tagpuan na nalangin sila at pagkatapos ay ipanalangin mo kami. Ano ba yun? Calonsod, San Lorenzo Ruiz. Okay. Ang totoo, yung ganung panalangin, hindi sasagutin ng Diyos yun. Bakit? Kasi sa Biblia, walang itinuturo na tatawag ka sa mga santo. Tatawag ka sa Diyos. Kaya kahit basahin pa yung Biblia, wala yun. Kasi ang sasagutin ng Panginoon, anong turo ni Kristo? Tatawag ka sa Ama, sa pangalan niya, sa tulong ng Banal na Espiritu. Sabi sa Jude 20, manalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. Pag tayo nanalangin, tatawag tayo sa Diyos, sa Ama, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, sa tulong ng Banal na Espiritu. Ganon din sa pagsamba. We worship the Father. We worship Jesus Christ through the help of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Pablo, tayo ang tunay na tuli. Bakit? Sumasamba tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang pagsamba na nakalulugod sa Diyos ay ang pagsamba sa patnubay ng banal na Espiritu. So when we worship the Lord, the Holy Spirit is helping us so that we can worship the Father in spirit and in truth. Na may marugdob na puso, na totoong puso, na may pagkalang, na may pagpapahalaga at pagsamba sa patnubay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit binanggit diyan yung katotohanan? Kasi yung isa diyan na nakausap ng Panginoong Jesus sa bano ni Jacob ay yung babaeng Samaritana. Ano ang problema ng babaeng Samaritana? Meron siyang asawa at yung kinakasama niya ngayon, hindi rin niya asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Pero ang sabi ng Panginoon, marami nang lumipas sa kanyang lalaki. At yung kinakasama niya, hindi niya rin legal na asawa. Kaya wala nga siyang asawa. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? We need to worship the Lord in spirit with total devotion. We need to worship the Lord with a pure heart sa katotohanan. Kasi ang pagsamba na wala sa katotohanan, hindi namumuhay ng tama sa kalooban ng Diyos ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang nakalulugod ka din sa Biblia, sabi, kung ikaw ay maghahandog sa Panginoon, may kagalit ka, iwan mo muna yung handog, bumalik ka, puntahan mo yung kaaway mo, makipag-ayos ka muna, tapos saka ka bumalik. Kasi kailangan ng pagsamba ay totoo sa puso, marugdob, merong buong pagkalang at pagkilala, at pangalawa, sang-ayon sa katotohanan, living in righteousness before God. At the same time, worshiping the Lord through the help of the Holy Spirit. Kaya, sa pagsamba natin, magiging napakabuti ng pagsamba pagka pinagnubayan ng Banal na Espiritu. At bukod pa rin sa sinatawag na katotohanan, dapat kung aawit ka sa Panginoon, dapat hindi ko kontra sa Biblia yung awit. Naalala ko minsan, meron ako napanood sa YouTube isang pagkanta sa loob ng simbahan. Hindi mo naintindihan kung ano mga pinagsasabi. Parang mga pusa lang na nag-aawitan. Pero parang wala naman talagang lyrics. At meron nga ako isang narinig sa YouTube na umaawit, na yung awit mismo na ginagamit doon sa loob ng simbahan ay may mga bahagi na sumasamba na talaga kay Satanas. When we worship the Lord, we need to worship the Lord not only in truth na may buhay, na namubuhay, na may katwiran sa kalooban ng Diyos. Kung hindi, pag sumasamba ka sa Panginoon, kailangan yung aawitin mo rin ayon sa salita ng Diyos. Meron isang kantang pinanood ng Pastor Masaredo, yung ano, kung ialay na muli ang iyong buhay. Banda huli, binago na yun eh. Siguro napansin na rin. O sa dami na nag-react. Pero ang unang narinig ko nag-react talaga sa kanta na yun ay ang Pastor Masaredo. Ang sabi, kahit ialay, kung tama yung pagmamahal eh,
Tama yung pag-ibig, yung karugduman ng binabanggit ng awit na pag-ibig ng Diyos. Pero ang sabi nung, kahit ialay kong muli ang buhay ko doon sa krus, sa kalbaryo. Hindi pwedeng gawin ni Jesus yun. Bakit? Kasi lalabas sa lumang tipan kasi ang handog paulit-ulit. Pagka ang handog ay paulit-ulit, ito ay inferior sacrifice. Ibig sabihin, hindi pinakadakila. Kaya ang Panginoong Jesus, nung inihandog siya, minsan at hindi na. Once and for all. When he died once and then he lived. He resurrected isang beses lang. Kaya yung awit na yun, ang ganda pa naman nung lyrics nun, kaya lang pagdating sa punto na yun, doon nagmali. Hanggang sa napansin ko na lang, bisa natin ko inawit yun eh, nawala na yung line na yun at binago na. We need to worship the Lord na dapat tama sa salita ng Diyos, hindi kumokontra. Kaya ang Holy Spirit, tutulungan tayo. And at the same time, pag umawit tayo sa tulong at patnubay ng Banal na Espiritu, ito ang mapapansin ninyo. Habang umaawit kayo, lalong lumalalim yung pagkakilala niyo sa Diyos. Because when we worship God, pagka pinag-aralan natin yung 1 Corinthians 12 and 14, mapapansin natin doon, we need to worship the Lord in the Spirit and we need to spirit the Lord with understanding. Yung mga inaawit natin, hindi sapat na maganda ang tono. Hindi sapat na madaling awitin. Dapat yung awit natin sa katotohanan, ibig sabihin, umuugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pagka yung awit ay hindi umuugma sa salita ng Diyos, kahit napakaganda ng melody niya, hindi yun dapat awitin. And when we sing through the help of the Holy Spirit or we worship the Lord through the help of the Holy Spirit, mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng isa karoon ng Holy Spirit, understanding. Mauunawaan natin yung ating inaawit. At unti-unti, makikita nyo, titimo ito doon sa puso ninyo. Habang inaawit ninyo na para bang ikaw yung kumakanta pero bumabalik yung kanta at tumitimo sa puso mo at nagkakaroon ng puwersa na yung awit ay nagkakaroon ng tunay na katotohanan sa buhay natin. Halimbawa, inawit mo yung about the righteousness of God. Mapapansin mo, ang Holy Spirit, as you sing the song, pinapakita niya yung kadakilaan ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, pero nakikita mo ngayon unti-unti kung sino ka sa harap ng Panginoon. Hanggang sa habang umaawit ka, nakikita mo lalo ka nagpapakababa sa Panginoon at lalo mong sinasabi, Panginoon, patuloy niyo po akong linisin. Patuloy niyo po akong ituwid. Kagaya halimbawa nung awit na I am the God that healeth thee. I send my word and heal my disease. Dati inaawit ko lang yan eh. Pero nung one time, nanandun yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ba nagliwanag sa isip ko? I send my word. At habang inaawit mo, para kang sinesermon ng Diyos. I send my word. At ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ba? Ang Panginoong Jesus pala, yung Word. Sabi niya, I sent my Word. The Father sent His Word. Sa mas mababaw, the Father sent His Son and heal our disease. May verse sa Bible? Yes, Matthew 9:35 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ano mang aawitin natin, dapat susuportahan ng Biblia. Ano mang inaawit natin na walang talata na susuporta sa Biblia, hindi yun dapat awitin. Kasi ang pag-awit dapat ay sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong kakanta dahil maganda lang ang melody. Kailangan umawit tayo. Kahit na niyo ba ayaw umawit? Tawitan yung hymn, parang nakakaantok. Ano, hindi usapang nakakaantok ko to o nakakasikla. Ang unang usapan nito, ito ba talaga ay ayon sa salita ng Diyos? Amazing Grace, may talata bang susunod sa Biblia? Yes. Anong sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 1? Kahit kanong kasama ka, lumapit ka Panginoon, sa Panginoon. The amazing grace of God.
Ang Diyos ay napakabuti. Kaya nakakatuwa, as we worship the Lord, the Holy Spirit is helping us. Kaya alam niyo, mahalaga sa mga nagpapaawit, yung lumalim talaga sa Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga sa mga nagpapaawit at mga nagbaback up. Alam niyo, napansin ko, humina ang memorya natin, kahit ako. Dati kasi ang kanta, sinasa ulo. Obserbahan ninyo. Ako, na-obserbahan ko yung sarili ko. Kaya minsan binabagat yung kantang ano, linya na lang yung nababagat ko. Awitin ka natin yung linyang gano'n. At saka noon kasi, pag umawit kami, lalo nung nga panahong bata pa kami, at si Verone wala pa dito, nakasombok. Mr. Verone, nabot mo ba yung sombok ng daddy? Na lahat, ano, nagpagawa galing kay Pastor Candelaria. Lahat nakasombok, lahat merong sombok. Hindi ko malaman kung nasa yun, mga sombok na yun. Oh. Noon, walang kwan eh. Walang ano, walang acetate, walang DLP, walang PB, para mag-ano nung kanta. Pero alam niyo, maganda noon, nasasauli yung mga kanta. Kaya pagka, ang unang tinutukoy ko, man, nagpapaawit at nagbaback up, mahalaga na magsaulo tayo ng kanta. Para habang inaawit na natin, nakaka-focus tayo ng tuloy-tuloy, mas nakakakilos yung Holy Spirit kasi sa ulo mo na eh. Kaya na, mas naaawit mo na at naipaparamdam mo yung awit. At the same time, the Holy Spirit is helping you internalizing the message. Kaya habang inaawit mo, nagbabackup ka, nagpapaawit ka, palalim ng palalim yung mensahe ng awit. Hanggang sa mamalayan mo na lang na puspus ka na. Kaya siguro, hindi lang mga tagapagpaawit at backup. Siguro lahat tayo. Pag meron tayong nakita ng kanta niyan, kopyahin natin. Gumawa tayo ng songbook natin na sarili. Kasi mahirap na mag-imprenta. Marami pang ano eh. Pag nag-imprenta ka pa, kung nakuha mo yung kanta ng galing sa abroad, hihingi ka pa ng katakot-takot na permiso. Hindi ko alam ngayon ha. Pero noon, pagka umawit ka ng awit ng ano, mga galing sa Amerika, sila sa Amerika, sa atin lang medyo hindi pa sa atin nauhihigpitan eh. Sila sa Amerika, pag inawit nila yun, binabayaran nila kahit bawat kantang inaawit nila. At depende pa yon sa dami ng umaawit. Pag tatlo lang kayong umaawit, siguro libre na. Pero pagka mga 300 na kayo, may bayad na yun. Ano? Ilang beses ginamit. Kaya kung ginamit mo kayong araw to, sagarin mo na. Noon ang kanta ng mga unang panahon, hindi binabayaran. Pero ngayon, mga kanta binabayaran na. Hindi naman masamang bumili ng songbook, ng tape, ng CD. Pero pag kayo halimbawa, meron ka na pag-aralan ng kanta, pinaawit mo sa congregation, you have to ask permission. Pwede po maraming awitin yung awit na napakabuti ng Diyos. Bayad po. Oh, napakabuti na ng Diyos. Pero tayo, di ba may mga kinumpost tayong kanta, hindi natin pinababayaran kung kakantahin nila. Maliban, i-produce nila at but for personal use, for worship, go ahead. Pero, kung isasama na nila yan sa tape na ibebenta nila, kailangan na nilang makipag-usap kay Pastor Paul. Pero alam nyo, kung nabubuhay si Pastor Paul, anong sasabihin niya? Huwag na po. Hindi namin ininegosyo ang aming kanta. Alam, naniniwala ba kayong gano'n na sasabihin ni Pastor Paul? Opo. Pagalitan ka pa nun. Pagalitan ka pa nun, sabihin nun, hindi. Nagko-compose tayo ng kanta para luwalhatiin ng Diyos at para maraming makakanta. Hindi natin kailangan magpabayad. Maliban, nagbebenta ka na ng CD mismo na ano, kinumpose, may benta gano'n. Pero yung halimbawa, aside from that, hindi na. At kung inawit nyo sa congregation nyo, okay, you are free to naawitin yan. Pero wag mo lang ire-record na ibebenta mo. Kaya, ngayong panahong ito, naghahanap talaga ang Ama na mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. And when we say in the Spirit, with total devotion, with total reverence, yun ang gustong sabihin.
aside roon sa issue na through the help of the Holy Spirit, kagaya ng binabanggit ng salita ng Diyos, sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At sa katotohanan, kailangan pag itinaas mo ang kamay mo sa Panginoon, with a pure heart, a clean hand. Diba anong sabi dun sa ano, sa Isaiah, fasting sila ng fasting, hindi pala natutuwa ang Diyos. Bakit hindi natuwa ang Diyos? Kasi nag-aayuno nga sila, pero yung katarungan at katuwiran ay hindi ginagawa. Kaya as the Holy Spirit is helping us to worship the Father in spirit and truth, makikita ninyo, maglilikha ito ng katuwiran at kabanalan sa buhay natin. At talagang mapaparangalan natin ang ating Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Kaya ang ganda ng pagkakabanggit ni Apostol Pablo, tayo ang tunay na mga tuli, sabi niya. Spiritual ang tinutukoy doon, hindi isang literal na pagtutuli. Yung literal noon, yung literal cutting of the flesh, pero yung circumcision of the heart, yun yung paglapit sa Panginoon. Kaya sabi, nakakandang sabihin, dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Tandaan ninyo, ang pagsamba sa Panginoon ay pagsamba sa Panginoon. And we worship Jesus Christ or we worship the Father because He is worthy to be worshipped. Karapat dapat talaga siyang sambahin. Nalala ko nang nabubuhay pa si Pastor Paul. Pagka meron kang ano, tara, jamming tayo. Ano jamming? Kakanta po ng mga ano. Ah, share mo ka na kagad kay Pastor Paul. No? Anong jamming? Huwag mong paghaluin yung termino ng sanglibutan sa termino ng mga espiritual. Sabihin, magja-jamming. Ang sabihin mo, let us worship the Lord. Ganun yun. At yun naman talaga ang totoo. Ang papuri at pagsamba sa Panginoon hindi dapat gamitin sa entertainment. Hindi. Kasi ang awit na yan, lalo na yung worship song, praise song, that is intended for God. Praise is a command. If you do not do it, you are rebellious because you are not obeying command. But worship, it is a privilege. Itinutumbas ito doon sa kagaya ng isang puno, kagaya ng pinakukunan ng rubber tree, di ba, yung rubber, yung dagta niya, kusang lumalabas. Kusa siyang lumalabas. Ang worship, ganun din. Sa totoong istorya, yung pagsamba sa Panginoon, praise is a command. But worship, it is a free will thing that you are doing. It is a privilege you are doing it. Hindi pwede, oy, sumaba ka nga. Hindi. Ginagawa mo siya ng kusa. From the heart, kaya nga, in the spirit. From the heart, devotedly. Kagaya nung puno na may dagta, na kusang lumalabas yung dagta. Kusa siya. Lalabas talaga siya. Ganon din sa atin. Ang pagsamba sa Panginoon, yung kusa natin gagawin dahil mahal natin siya. At ang Espiritu ng Diyos, doon tayo dinadala sa ganong kalagayan. Tingnan niyo si Pablo sa Acts 16. Ano nangyari dyan? Binugbog. Tapos anong sumunod na ginawa? Kinulong. Anong sumunod na ginawa ni Pablo? Sumamba siya sa Panginoon. He praised and worshiped God. Kahit na mahirap yung sitwasyon. Bakit? Binugbog ka na eh. Kinulong ka. Dapat hospital arrest yung ganun eh. Pero hindi. Ni clinic na. Hindi na umabot eh. Bahala nang matuyo yung dugo sa katawan. Nakatalikala pa. At ano ang ginawa? They worship the Lord. Ano nangyari? Ayun, bumuhos ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ngayong panahong ito, kung merong gustong gawin ang Espiritu ng Diyos, ay patnubayan tayo patungo sa dakong kabanal-banalan. At nakakapasok tayo sa dakong kabanal-banalan, una,
sa pamagitan ni Kristo by the blood of the Lamb. Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Ang susunod, yung paggabay ng Espiritu ng Diyos patungo sa dakong kapanalbanalan. Alam niyo, kung sasamantalin lang talaga natin yung pagkakataon, kaya lagi kong ini-encourage kayo na iwasan na natin muna ang kalaro ng cellphone, ng mga games. Instead, read the Word of God. Worship the Lord. Kasi alam nyo, napakaganda kasi ng pagkakataong ito. Bakit? Nasa atin lahat ng pagkakataon. Yung mga estudyante na papasok, hindi papasok. Pag natuloy nga yung September, ang haba ng bakasyon ng estudyante. Kaya ako yung nagpe-pray sa Panginoon kung ano ang gagawin natin. Nagpe-pray ko na i-announce natin yung kwan. Natapos lang yung youth camp through Facebook. Kaya mga kabataan, mag-ready na kayo. Pastor Onyx, mag-ready na kayo. At meron akong mga tatawagan mga speakers. Gagawin natin sa May 14. Alam niyo, yung date na yun na iniisip ko ay napaka-historical yung date na yan. Alam niyo ba kung bakit? Anong alam niyo sa May 14? February 14, alam natin. Ano ang May 14? Ang May 14 ay ang pagkakatatag ng Israel. Ang May 14 ay ang pagkakatatag ng Israel. Kaya, sabi ko, napakagaling ng Diyos. Gustong itatag ng Diyos ang mga kabataan. At patatagin ang mga kabataan. Bakit? Pag-asa kayo eh. Hindi kayo pag-asa ng may-ari ng Facebook. Pag-asa kayo ng Panginoon. Kaya, napakabuti ng Diyos natin. Alam nyo, ito yung mga pinakamagandang pagkakamang estudyante. Hindi papasok. Walang paso. Kaya anong gagawa? Hindi rin makalabas. Edad 20 pa baba, tambay sa bahay. Bawal lumabas eh. Anong gagawin natin? Maghapong magbabantay ng namamatay, nabubuhay, nai-infect. Anong gagawin natin? Let us allow the Holy Spirit to lead us to worship the Lord. Alam nyo, napakasarap sa presensya ng palagay ko hanggang dito lang tayo manatapos. Marami itong sasabihin ko, pero mukhang hindi ako makaalis dito. Let us allow the Holy Spirit na tulungan tayo na sumamba. Mamaya, awitin natin uli muna yung Lord, prepare me to be a sanctuary. Alam nyo, ito yung pagkakataon. Alam nyo, kung merong nilolong ang Panginoon, gusto sana niyang maramdaman sa kanyang mga anak na hindi lalapit dahil, Panginoon, narito po ako, I worship you, Lord. Panginoon, pagalingin niyo nga po ako sa COVID-19. Hindi nagagalit ang Diyos na gagawin yun. Tapos nandyan ka uli, lalapit ka, Panginoon, I worship you, Lord. Wala po kasi akong pera. Diba? O kaya, lumalapit ka sa Panginoon because you just want to feel the Lord. You just want to feel okay. Alam niyo, sabi ni Pastor Paul, nang nabubuhay pa, kaut natin yung sabi ni Pastor Paul. Madalas kong makita si Pastor Paul sa Facebook nagsasalita. Mahirap makalimutan si Pastor Paul. Bakit? Habang buhay nang nasa Facebook eh. Alam niyo, ano sabi ni Pastor Paul? Worship is not for us. Worship is for the Lord. Worship is not for us to make us feel good. Ang pagsamba, hindi para maginhawahan ka. Kasi sa pagsamba, ang ginagawa mo, nag-o-offer ka ng kabutihan sa Panginoon. But in return, because you are now in the very presence of God, and in the presence of God, there is peace, there is joy, there is love, there is contentment, there is liberty, there is justice, there is everything in the presence of the Lord. But first of all, we worship the Lord.
because He is worthy to be worshipped, not because we want something from the Lord. When we worship the Lord, we worship Him because He is worthy. Not because He saved us. Not because He answered our prayer. But because He is God and He is worthy to be worshipped. Meron pang isang binanggit si Pastor Paul na hindi ko malilimutan. Noong nagkaroon ng praise and worship celebration, dito ginawa yun eh. At isinere niya yung nung si David ay nagkasala. At pagkatapos naghandog, kada mailalayo yung tungkol sa tabernakulo yun eh. Oh, yung Ark of the Covenant, tuwing mailalayo, anong ginagawa? Nagpupuri sila sa Panginoon, naghahandog sila sa Panginoon. Alam mo yun, sana gustong maramdaman ng Panginoon na bawat kilos natin, sa bawat pagkakataon, as you end your day, you will say, Lord, kaninang umaga, napakabuti talaga ninyo. But now, I want to worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are, not for the works that you have done. Ang tunay na malalim na pagsamba ay hindi ka sumasamba sa Kanya kasi nadekorasyon ka ng Diyos ng pagpapala. But because kahit wala yun. Tignan yung sabi ni Hope. Ano sabi ni Hope? Nawala yung namatay lahat ng anak. Nawala yung kabuhayan. Nagkasakit. Una, wala pa pala yung sakit. Parang sabi niya, ang Panginoon, ako'y lumabas sa bahay bata ng aking ina, walang damit. Walang, meron ba sa inyong lumabas na may baong ano? $100. Paglabas niyo, hawak-hawak sa kamay niyo, kaya tanong nanay mo, uy, may swertong baby ko ah. May dalang $100. Kahit nga ang Panginoong Jesus, nung lumabas siya, yung handog ng mga wise men, yun ang ginamit ng Panginoon. Ginto. Kasi ginto ang ginagamit talaga noon. Tapos, sabi naman yun, sa Panginoon ang galing, lumabas siyang wala, kinuha ng Panginoon, praise God pa rin. And he worshiped the Lord. At hindi siya nagkasala. Alam niyo ng mga ganun pagsambay, yung wala ka na ng lahat, Lord, wala na akong lahat, praise the Lord. Nagkasakit siya, hindi niya sinisi ang Panginoon. Meron bang ang sinabi si Hope, anong sabi niya? Though he slay me, still I trust him. Kahit hayaan na ako ng Diyos na mamatay sa sakit na to, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Gustong-gustong gawin ng Holy Spirit yung tulungan tayo sa pagsamba kasi iba sa presensya ng Diyos. Iba. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Dumarating na yung panahon at ngayon na nga. Sabi niya kayo, nalalaman niyo, doon sa bundok na isasamba, ito sa bundok na ito sasamba. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Magsisimula na yan sa isang totoong puso at isang buhay na nabago. Iyon ang hinahanap ng Panginoon ng pagsamba at iyon ang pagsambang patnunog, papatnubayan ng banal na Espiritu. Nawa, sa bawat araw ng ating buhay, gumising tayo at sabihin natin, Panginoon, I want to worship you. I worship you, Lord. Wala kayong katulad. Huwag nating purihin at sambahin ang Panginoon ng lubos dahil nasagot yung ating mga kahilingan. But because He is worthy. Nakapako ang pansayan, pero ako'y nauuhaw. Alam niyo, napakarami ng pinakain ng Panginoon, 4,000, 5,000 yung binilang bukod yung babae at mga bata. Nasaan sila nung ang ating Panginoong Jesus ay napako? Wala. Nasaan tayo pagkailangan tayo ng Panginoon? Wala yung mga yun. Pero alam niyo, ang hinahanap talaga ng Panginoon, lalo na yung panahon niya sa dumarating na yung panahon. Sabihin niyo, at ngayon na nga, sasambahin ko ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo, yun ang hinahanap ng Diyos. At pag ang tunay na pagsambay nangyayari, pabanal ng pabanal ang buhay ng tao. Kasi ang nakalulugod sa Diyos na pagsamba ay isang pagsamba na may kabanalan.
Kaya ngayong oras na ito, yun ang doon nauuhaw ang Diyos. Kasi alam niyo, pag minsan ganito kasi nangyayari sa atin, meron tayong problema, lalapit tayo sa Diyos. Hindi naman masama yun. Kaya lang ang problema, pagkatapos nating lumapit sa Panginoon at nasabi natin yung prayer request natin, in Jesus' name, Amen. Nasaan yung panahon mo sa Kanya? Kaya ka lang pala lumapit kasi may prayer request ka. Dapat lumapit ka sa Panginoon kasi gusto mo siyang sambahin. Gusto mo siyang parangalan. Sino sa inyo na ang Panginoon ang pinakamamahal natin? Ang tanong, ilang oras ang inuubos natin sa cellphone? At ilang oras ang inuubos natin sa Panginoon? Ilang oras ang inuubos natin sa panonood ng TV? Ilang oras ang inuubos natin sa Panginoon? Ang Diyos ba ay mabuting kausap? Bakit minsan ilang minuto lang natin siyang nakakausap? Bakit minsan kalahating oras lang? Pero bakit yung kaibigan natin, inaabot tayo ng magdamag sa pakikipag-usap? Sino ba ang talagang masarap pausapin? Ang kaibigan o ang tunay na kaibigan? Alam niyo, ang Diyos hindi siya nagagalit na lumalapit tayo sa Kanya sa mga kahilingan natin. Pero alam niyo, ang mga malalalim na Kristiyano ay lumalapit para parangalan yung nagmahal sa Kanya. Alam niyo bang nauuhaw ang Diyos? Kaya sinabi ng Panginoon, dumarating na yung panahon. Ngayon na ngayon. Parang ganda ito, gusto sabihin, gusto ko nang makakita ng tunay na sumasamba sa akin. Alam niyo, sabi ng Panginoon doon sa mga ibang sumusunod sa Kanya, sumusunod lang kayo sa akin sapagkat nakatikim kayo ng tinapay at isda na aking ginawa. Pero nang nagdurusa na ang Panginoon, sino sumusunod? Ang manlilibak. Yung mga nakakain, nasaan na? Yung siyam na pinagaling, nasaan na? Wala na. Isa na lang ang bumalik. Sabi siguro nung siyam, ayon doon sa pinag-aralan sa Leviticus na sinishare ninyo, ang dami kasing seremonya pang gagawin eh. Pag gumaling ka na, eh siguro sabi nung siyam, tara na, gawin na natin gagawin. Pag bumalik pa tayo kay Jesus, mapupuntahin tayo sa templo, mag-ahandog tayo ng ganito, meron pang pagsusuri na gato, paliliguan tayo, aahitin, paliliguan uli. Diba? Sinishare nyo sa Leviticus. Kaya habang nagsishare kayo, ang laking tulong din sa akin noon. Bakit? Nagliliwanag yung mga nangyayari sa loob, bagong tipan eh. Kaya nagsishare kayo tungkol dun sa paliliguan, aahitan. Ganun yung gagawin eh. Kaya yung siyang, hindi na nagpaahit eh. Umiwas na doon sa lahat. Ni hindi nga bumalik sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, nasa na yung siya? Alam niyo, maraming bagay nang nagawa ang Panginoon. At meron siyang ginawa sa atin na kahit lang yun ang gawin niya sa atin, wala nang makakalampas doon. Ano yun? Kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Ngayong oras na ito, ang Espiritu ng Diyos ay narito. At gusto niya tayong dalhin sa dakong kabanal-banalan. Para maranasan natin kung gaanong kasarap sa banal na presensya ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 4, let us therefore come boldly into the throne of mercy and grace so that we can find mercy and grace in times of need. Itong oras na ito, let us worship the Lord. Mamaya nakalimutan natin muna yung mga prayer requests. But this time, Lord, I am here. Mamaya na tayo mag-pray doon sa mga kahilingan. But this time, let us just worship the Lord. And let us just allow the Holy Spirit, and I'm kneeling ko kay Sister Beron, na pangunahan tayo. Let us pray first. Panginoon, salamat po sa inyo. Napakabuti ninyo. Walang kayong kasawa-sawa na mahalin kami. Simula sa Genesis hanggang sa dumating kayo sa lupang ito, paulit-ulit ang tao na lumalayo sa iyo. At kung merong lumalapit, hindi ganoon karami. Tunay na sumasamba. Bagaman meron ding mga nakikita na mga tunay na sumasamba, kagaya na Simeon at Ana,
na inubos na lamang nila ang kanilang pagtanda doon sa templo para sambahin kayo, parangalan kayo, paglingkuran kayo. Kaya nung isinilang kayo, yung dalawang senior citizen, ang mga unang nakakita sa inyo. At nung makita ni Simeon, ang sabi niya, Panginoon, pwede na akong mamatay. Nakita ko na ang tagapagligtas. Kaano bang ka-fulfilled yung nasa Panginoon? Kaano bang ka-fulfilled na makita natin ang Diyos? Kaano bang ka-fulfilled na maramdaman natin siya? Sabi ni Simeon, Panginoon, huwag niyo nang pahabain yung buhay ko. This is enough. I have saw you already. Nakita ko na kayo. Sabi ng Panginoong Jesus, dumarating na ang panahon. At ngayon na nga, gawin natin sa ating buhay na ngayon na nga, totoong ngayon na nga, masusumpungan na ng Diyos ang sasamba sa Kanya sa Espiritu sa totohanan. With a committed and devoted heart before God and a life that is cleansed by the precious blood of Jesus and a worship that is guided by the Holy Spirit. Father God, we love you so much. Patawarin niyo kami kung minsan kinakapos kami sa pagsamba. But this afternoon, Father God, we pray. The Holy Spirit, we invite you, guide us to worship the Father in spirit and in truth. We want to be in your presence, O Lord. The Holy Spirit, guide us. Lead us to worship the Father in spirit and in truth. Sapagkat wala nang pinakamabuting magagawa sa buhay na ito, kundi kayo'y parangalan, kundi kayo'y sambahin, takilain at luwalhatiin. The Holy Spirit, prepare us to worship the Father in spirit and in truth. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus.
Hallelujah. You reign. Hallelujah. Holy. Praise you, Jesus. Right and true. Hallelujah, hallelujah. Oras nito, pwede na tayo hindi kumanta. Hayaan lang natin ang ating kapatid na umaawin. Ngayong oras na ito, say something. Magsabi kayo ng mga parangal sa Panginoon. Ng papuri, ng pagdakila at pagluwalhati sa Diyos. And allow the Holy Spirit to lead you to worship the Lord at makalapit sa dakong kabanal-banalan. Sige, say something. Huwag natin yung bibig natin at magbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Parangalan natin siya. Hayaan natin ang banalang espiritu na tulungan tayo. Naluwalhatiin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Say Diyos na walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, you are the King of Kings, the Lord of Lords. You deserve to be worshipped. You deserve to be honored, Lord. Praise you, Jesus. Sige. Sige, magsambit lang tayo ng papuri sa Panginoon. Just worship the Lord. O pasalamatan natin siya sa mga bagay na ginawa niya sa atin. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to lead us to worship the Father in spirit and in truth. Sumamba sa patnubay ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise the Lord. Sige, awit natin yung pinaawit ni Charity na tungkol sa Holy Spirit. Sige, mga kapatid. Kahit hindi ka naiiyak o nangiginis, basta say something to worship the Lord. Magbigay ng papuri sa Panginoon. Magbigay ng parangal. At tutulungan tayo ng Holy Spirit. Magsambit tayo ng papuri sa Diyos. Kung may ano mang ginawa ng Panginoon sa'yo, isa-isahin mo yon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Lahat ng naaalala mo na ginawa ng Panginoon, sambitin mo, tapos magpasalamat ka sa Panginoon. Purihin kayo, Panginoon.
Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Father God, thank you for everything. Thank you for sending your Son, Jesus. Thank you for sending your Holy Spirit. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. There is none like you, O God. You are the Prince of Peace, the Everlasting Father, the Great Physician. You are Jehovah Nissi, the Lord, our Banner. Hallelujah. Hallelujah. Your grace upon this place, I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Worship the Lord. As you sing, worship the Lord. My love. Ay patay ng isang awit. Awitin natin yung worthy, you are worthy. Praise you, Jesus. Sige. Kayo na nanonood through Facebook Live, just worship the Lord. Worship the Lord, healing will take place. Hindi tayo makakalimutan ng Diyos pag inuna natin siya. Hindi makakalimutan ng Diyos yung ating mga sitwasyon. Again, worthy, you are worthy. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord. Worship the Lord. Praise Him. The Lord.
parangal sa Panginoon. Na marinig mismo sa atin kasi tayo yung kanyang tinubos, tayo yung tinubos ng Panginoon. Naghagalak ang Diyos na makatanggap mula sa atin ang papuri. Ang Panginoon ay nauuhaw. Sige, just praise the Lord. Naiiyak ka o hindi, just praise the Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nadalangin namin doon sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Yung mga nanonood sa Facebook Live, maramdaman nila, Panginoon, ang inyong banal na presensya, ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, sumagana sa kanila sa oras na ito, Panginoon. As they worship you, fill them with your Holy Spirit. As they worship you, Lord. As they worship you, Lord, fill them with your Holy Spirit. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. At habang nagpupuri kayo sa Panginoon, nagpapasimula ng gumawa ang Diyos sa inyo. Nagpapasimula na siyang kumilos sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige, sambitin natin kung ano ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus. Magsambit tayo ng katangian ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus.
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Sige, just worship the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Panginoon, kayong aming Diyos na manunubos, tagapagligtas. You are the Lion of the tribe of Judah. You are the great physician. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are Jehovah Rapha, the God who heals us. You are Jehovah Jireh, the God who supplies for our needs. You are Jehovah Nissi, our banner, our victory. You are Emmanuel, God with us. You are Jehovah Chikinu, our righteousness. Jehovah Ra, our shepherd. Bless your holy name, Lord. Bless your holy name, Lord. Be Lord, because we believe that you are the God that healed us. Ama, tinataas po namin sa inyo, Sister Anicia Magno. Sumasakit yung ugat niya sa may bandang likuran ng kanyang katawan. Lord, we pray for healing right now. Because we declare that you are the God that healed us. Kayo rin po ang kumilos at gumawa doon sa kanyang liver, O Diyos. Ano man yung dahilan ng problema ng liver na yon, Panginoon. Tinataas po namin ang himala ninyo. You are the God that healed us. Natas po namin sa inyo, si Jen, Yap, sa oras na ito. Ano man yung pananakit sa ulo na kanyang nararamdaman, inuutusan namin yung pananakit na yon na mawala sa pangalan ni Jesus. Mawala yung kirot, makahinga siya ng maayos, Panginoon. Man yung nagiging problema doon sa kanya. We pray for healing right now, O God. You are the God that healed us. Praise you, Jesus. Lord, tinataas po namin sa inyo si Edgardo Agravante Maricos, Spain. Lord, nothing is impossible with you. We pray for healing. Yung ugat na yon, Panginoon, tinataas namin sa inyo. And we declare healing na yung umagat ay umayos. Balik sa tama ng normal. Maging maganda yung daloy ng tiyo. In the name of Jesus. Tinataas namin, Panginoon, si Noravel Gonzalez. Lord, inilin po namin, O Lord, yung epileptic. Yung pagiging epileptic of Diyos niya. In Jesus' name, we pray for healing. At anumang gawa ng kaaway na ginugulo siya, Panginoon, we pray, O Diyos. We pray for the covering of your precious blood. Sapagkat kayo ang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Natas namin si Esperanza Fernandez, Lord, we pray for physical healing. Lord, we pray for peace, O God. We pray for peace, O God. Yung mga kabalisahan, mawala sa Kanya. At lagi niyang maisip, kagaya ng sinabi niyo, cast all your cares upon Him. Hindi siya dapat mabalisa. Tumating sa Kanya ang kapayapaan ninyo. Maramdaman niya kanya, ang inyong pagmamalasan. Ganda niyong pamamaga ng Kanyang collarbone. Praise God, Lord. Thank you for healing. Yung collarbone, umayos sa pangalan ni Jesus. Si Marilu Lumbres, Lord, nataas po namin. Harapan siyang makatulog. Niling po namin, O Diyos, kaloob ninyo ang maginhawang pagtulog. Kadalangin namin, Panginoon, bigyan siya ng maginhawang pangangatawan, makatulog ng maayos, Panginoon, at gumising na may panibagong lakas. Hallelujah. Lord, si Lynn Robis, Lord, sa Egypt, pananakit na kanyang likod, nirebuke namin, Panginoon, yung back pain. Mawala yung kirot, yung sakit na nararamdaman. In the name of Jesus, we pray for healing right now, O God. Hallelujah, hallelujah. Si Gina Alcaide, O Lord, nadalangin po namin yung kanyang mata, yung masakit sa kanyang mata at sa ulo, hanggang doon sa kanyang balikat.
Lord, napakasimple lang na nararamdaman ng mga kapatid na ito. Iunag po ninyo ang inyong makapangyarihang kamay at maramdaman nila ang kapangyarihan nyo simula sa ulo hanggang sa talampakan. Ganon din si Ellen Hilario, O Diyos. Yung sis, yung thyroid, Panginoon. Nire-rebuke namin in the name of Jesus, mawala yung sis niya. Yung thyroid na yun, Panginoon, in Jesus' name. At makasumpong siya ng ginhawan. Si Isaiah, lapitan, Lord. Si Lizzy Paul, may allergy. Lord, we pray for healing right now. And nire-rebuke namin yung allergy na yun na mawala sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus. Putin niyo ang batang yun, Panginoon. Si Princess Magno. Lord, nadalangin po namin yung panaki sa kanyang tenga, sa kanyang ulo. Tinataas namin sa oras na ito. Sapagkat walang imposible sa inyo. In the name of Jesus. Lord, tulungan po niyo si Princess. Mawala yung pananakit at anuman yung dahilan ng pananakit, Panginoon, sa tenga, sa ulo niya, inaangkin namin pa ng pagkilos niyo. Si Feli, Panginoon, Feli Alegre. Lord, we pray for complete healing. Healing para sa kanya. Naninilaw yung kanyang mata. Kung ito ay may kanalaman sa atay, Lord, tinataas po namin sa inyo. Ano man yung dahilan ng paninilaw ng kanyang dalawang mata. Lord, we pray for healing. Kayong Diyos na nagmamalasakit. Kayong Diyos na nagmamalasakit. Atas namin si Percival, Panginoon, si Sherwin Fernandez. We pray for strength, O God. Spiritual strength and physical strength, O God. Maging si Margie Grace Fernandez. Lord, ingatan po niyo sila, Panginoon. As frontliners, Lord, we pray for your divine protection. Maramdaman nila ang inyong pagkilos at patuloy na paggawa. Ganon din kay Rainier, Panginoon. Hiling po namin, O Diyos, na mag-negative siya sa COVID-19. Mamatay, Panginoon, yung virus ng COVID-19 kung siya na-infect. At inangkin namin ang inyong pagkilos at paggawa. Nadalangin namin, Panginoon, si Nikki Del Coro. Tatlong araw na siyang nagsusuka, naihilo, nangihina. Lord, napakabuti niyong Diyos. Maramdaman niya, Panginoon, ang kapangyarihan niyo simula sa ulo hanggang talampakan. And we declare healing because we declare that you are the God that healed us. And nothing is impossible with you, O God. Hallelujah, hallelujah. Lord, tinataas namin sa inyo si Josie. Isang nurse, Panginoon, sa London. Niling po namin ang inyong himala at pagkilos sa kanya. Niling namin, Panginoon, na gumaling siya, Panginoon, at hindi siya ma-infect ng coronavirus. Maging COVID-free siya. At higit sa lahat sa oras nito, maramdaman niya ang inyong kapangyarihan. Ganon din ang kanyang mga mahal sa buhay, tinataas po namin sa inyo. Salamat sa inyo, O Diyos. Napakabuti ninyo. Napakabuti ninyo. Ang mga nadalangin ko po, O Diyos, yung lahat ng mga nanunod at tumatalo ng gawain through Facebook Live, hinihiling po namin na patuloy kayong kumilos sa kanila, patuloy kayong gumawa sa kanila sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hinihiling namin yung pagkilos nyo at paggawa po sa kanila. Sapagkat kayo ang Diyos na mabuti, dakila at tapat. Nadalangin namin si Pastor Ren, Panginoon, silang mag-asawa, at ang kanilang baby, Panginoon, kayong kumilos at gumawa. Sapagkat kayo ang Diyos na mabuti at tapat. Nadalangin namin Pastora Melissa, O Diyos, kayo po ang gumawa sa kanya. Melissa Lanica, Lord, palakasin niyo po siya. Ingatan, tulungan, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bawit nga tayo isang awit sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Lahat na may mga kahilingan, magpasalamat kayo sa Panginoon. But more than that, pagkatapos ng gawain ito, mamaya pagtulog niyo, magpuri kayo at magpasalamat sa Panginoon. Bukas, meron tayong prayer and fasting. Alas 8 po yan hanggang alas 12. Kung may mga prayer request kayo, pwede nyo pang ihabol po dyan, sasama natin sa panalangin. Tayo tumayo, awitin natin yung give thanks with a grateful heart at magpasalamat tayo sa Panginoon. Give with a grateful heart, give thanks.
Akinin natin ang kalakasan mula sa Panginoon. Yung may mga nararamdaman sa likod, akinin nyo na yung kagalingan ng Panginoon. Mawala yung lahat ng back pain na yan. Claim it by faith in the name of Jesus. Pananakit ng ulo, akinin nyo na yan sa pangalan Jesus. Problema sa atay, problema sa baga, problema sa mata, coronavirus, sa pangalan ni Jesus, wala na yan. Pinagaling ka na ng Panginoon. Purihin mo na ang Diyos at tagpinin mo na ang pangako niya. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am salamat na tayo sa Panginoon at patuloy natin ang ginin ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos na tulungan tayong sumamba, palakasin tayo, patatagin tayo, patibayin tayo at yung may mga kahilingan by faith in the name of Jesus, claim the answer. You are healed. You are protected. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito, sa inyong kabutihan, kadakilaan at katapatan. Salamat po sa inyo. The Holy Spirit, patuloy niyo po kaming tulungan na lumapit sa Ama. Purihin ang pangalan ng Ama. Taas ang pangalan ng Panginoong Jesus. And we want to know you more, the Holy Spirit. Pangunahan niyo kami, gabayan niyo kami. Lord, ang pagpapala at kabutihan niyo sumagana sa lahat ng kapatid, pati rin sa mga kapatid na nanonood through Facebook Live. And they will receive, Lord, what they have asked of you. And fill every one of them in the name of Jesus. Pati yung mga kapatid na nandoon sa Middle East. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Ibigay po namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sapagkat tanging kayo lamang ang karapat-dapat na parangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Announcement po natin, bukas prayer and fasting natin. At iniimbitahan din natin ang lahat, pati ang buong organization. Sisimula po yan ng alas 8 hanggang alas 12. Yung may mga prayer request, pwede kayong magpadala ng prayer request sa panahong yan. At ating isasama sa panalangin. Mga kapatid, lagi tayong maniwala, may pag-asa sa Panginoon. God bless you.